Tamang oras sa buong Pilipinas, 7:21. Dito may COVID, of course, may natatakot din na pinagre-resign ng kanilang pamilya. At saka, pag nag-quarantine yan, di ba, bawas agad. So, lugi kayo. 13:50 nyo kayo nag-bid, fair and square. Negotiated bid. Tapos, bigla na lang kayo napilitan na, oh, sige, sinulatan kayo. Bibili kayo kami sa inyo. Para bang manakibutas lang kayo, kunyari, para lang masabi, nakabili sila ng mababa. Nalugi ba sila o hindi? Nalugi kami. So, nalugi yung Filipino Corporation na nakipagsa palaran. Tiba-tiba. Tiba-tiba, kaya nga. No? Matira ang masiba. Natapos yung usapan po ng mga mayor at ang IATF at yan po yung mga issue na lumabas at nakita po maliwanag yung hindi pa po handang environment natin para sa isang pagpapatupad ng GCQ with a pilot granular lockdown concept. Ilang lugar sa Visayas sinalanta ng Bagyong Julina, Bagyong Kiko nakapasok na sa bansa na isa na ngayong typhoon. Implementasyon sana ng GCQ with alert level sa Metro Manila simula ngayong araw ipinagpaliban ng IATF hanggang September 15. Dating economic adviser ni Pangulong Duterte na si Michael Yang pinaaresto ng Senado. All Filipino company na EMS nalugi sa biniling face shields sa kanila ng DBMPS. Paksyo ng PDP laban ni Senador Manny Pacquiao pinapadeklarang illegal ng PDP laban Cusi Wing. Palitan naman sa rehiyon, halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu na sabat ng PDEA at PNP sa Zambales at Bataan. 4 na Chinese patay matapos man laban. At sa ating Sports 5, field Japanese karateka na si Juna Chukii naka-gold medal sa karate tournament sa Egypt. Sa entertainment, 12 celebrity sing-testants ng kapatid karaoke show na Singaling. Celebrity Edition, kinilala na. Mula sa TV5 Media Center, sa Reliance Street, Mandaluyong City, Metro Manila. Narito ang mga pinaka-importanteng balita na dapat niyong malaman. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Ngayon, ihahatid sa inyo ni Zarina Guevara at Ted Fayon. At tayo po'y sabayan pa rin napapakinggan sa lahat po na istasyon na Radyo 5 sa Mega Manila. It's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.3 FM. Tacloban, Leyte at Summer Provinces, 104.7 Caboses, Radio News FM. 99.9 Caboses Radio News FM sa Ormoc City. At tayo po napapanood na live sa 1PH sa Signal TV, Facebook Live na Radyo 5 at sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. Ngayon sa ating mga detalye. Maraming pamilya ang nawala ng tirahan at ilang residente din ang inilikas sa pananalasa ng Bagyong Julina sa ilang probinsya sa Visayas. Nawasak din ang mga bangkang gamit ng mga mangingisda sa lakas ng hampas ng alon. Sa Catbalogan, makikita ang tambak ng mga kahoy mula sa mga nasirang bahay. Ang puno din ay nagbagsakan. Sa Dimasalang Masbate, halos dingding na lang ang natira sa mga bahay na nakatayo malapit sa Dalampasigan. Naranasan din ang malalakas na alon sa Santo Niño, Samar at muntik pang matangay ang ilang residente na nag-aayos ng kanilang bangka. Agad namang nasagi pang dalawang sakay ng bangka sa bayan ng Almagro matapos itong tumaob dahil nga sa sama ng panahon. Umapaw din ang tubig sa tulay ng Mayorga, Leyte dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Habang sa Ormoc City naman, aabot sa 60 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard at dinala sa evacuation center. Samantala, nagdeklara naman ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa private schools, maging sa mga tanggapan ng pamahalaan ng lalawigan ng Batangas dahil nga sa Bagyong Julina.
Suspendido din ang pasok sa mga pribadong paaralan sa Laguna at wala ding pasok ang government offices maliban sa mga medical personnel at nagtatrabaho sa rescue operations. Sa ilang pang kaugnay pong balita, nagbabadyang tumama naman sa Calabar Zone ang bagyong Julina ngayong umaga. Huling namataan ang bagyo sa coastal waters ng Buak, Marinduque. Diyan din sa probinsya sa bayan po ng Torrijos, naglandfall sa ikapatong pagkakataon ang bagyo kaninang hating gabi. Sa ngayon ay may hangin itong aabot ng 100 km per hora at bugsong 150 kph. Sa pagtataya po ng pag-asa, maaring sunod na tatama ang bagyo sa Eastern Batangas o sa Northern Oriental Mindoro. Mamayang gabi po naman ay nagbabadyang manalasa si Julina sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Pagkatapos ay maaring tumbukin na ang Bataan. Nakataas ngayon ang storm warning signal number 2 sa northern portion ng Romblon, Marinduque, northern at central portions ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, central at southern portions po ng Quezon at Batangas. Signal number 2 rin sa Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, southern portion po ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Tarlac. Signal number 1 naman sa La Union, southern portion ng Benguet, Nueva Vizcaya at Aurora Province, maging sa Pangasinan, Nueva Ecija, nalalabing bahagi po ng Bulacan at Quezon Province, Camarines Norte, western portion ng Camarines Sur. Damay din ang ilang pang mga bahagi po ng probinsya ng Albay, Masbate, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, Antique at maging sa Aklan. Samantala po naman, mas malakas po naman ang kay Julina ang paparating na bagyong Kiko. Ito'y malayo pa sa kalupaan pero maaaring mamayang gabi ay itaas na ang storm signal sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Ipinagpaliban muna ng IATF ang pagpapatupad sa pilot testing ng GCQ with Alert Level System sa Metro Manila. Simula sana yan ngayong araw. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mananatili muna sa modified ECQ ang NCR hanggang sa 15 ng Setyembre. Hanggat hindi pa nga handa ang guidelines ng GCQ with Alert Level System o kung alin man ang mauna, ibig sabihin bawal pa rin ang indoor at outdoor dine-in sa mga restaurants. Pero pwede pa rin ang take-out at deliveries. Sarado rin dapat ang mga shop para sa mga personal care services katulad ng salon, nail spa, parlor at barberia. Balik virtual o online din muna ang mga religious activity gaya ng mga misa pero hindi pa rin pwede ang mga lamay basta hindi COVID-19 ang ikinamatay o pwede pa rin ang lamay basta't hindi COVID-19 ang ikinamatay. Sa The Chiefs ng One News, sinabi naman ni National Task Force Against COVID-19 spokesman Restituto Padilla na pinaplansya pa nila ang guidelines at pinakinggan din nila ang apila ng mga doktor kaya pinagpaliban muna ang pilot testing ng granular lockdown. Well, number one, hindi ready yung implementing guidelines. Wala tayong pagbabasihan kung paano natin i-implement yung pilot test na ito. Pangalawa, maaaring yung panawagan ng ating mga health workers at yung kalituhan na naging dulot ng announcement na yon ay naging konsiderasyon para i-extend muna yung kasalukuyang quarantine status natin. Yan ang tinig ni NTF spokesman Restituto Padilla. Alas 7:29 na po. Sa kabila po naman ng patuloy na pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19, problema naman ngayon ang ng tatlong malalaking public hospital sa Metro Manila dahil sa kinakapos na sila ng mga healthcare workers. Punuan na kasi ng 70 kama. Ang 70 kama sa COVID-19 ward ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Pero 60 pasyente pa ang nakapila sa kanilang emergency room. Gusto man nilang dagdagan ang mga kama, kulang naman sila sa mga nurses. Ganto rin ang sitwasyon sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ayon kay Dr. Rogin Solante, malaking problema ang kakulangan ng medical staff lalo pat posible pang dumami ang mga COVID-19 patients kapag lumuwag na ang restriction sa Metro Manila. Sa PGH po naman, 90% na puno ang 300 kama sa COVID ward nila pero ang masaklap, 10 doktor pa ang nag-resign. Paliwanag po ng mga ospital, marami sa mga healthcare workers ang tinatamaan din ng COVID-19 habang ang iba naman nag-resign na talaga sa kanilang trabaho dahil sa pagod. That's why we asked the help of other NCR hospitals
to take some of our patients. You know, yung nililipat namin. Oo. Dahil we cannot accommodate them sa regular room namin. One nurse will be taking like 12, 13 patients at a time. So malaking ano yan. That's a big task to really handle, no? Yung iba talagang gusto magpahinga na lang. Yung iba, they resigned because they were accepted abroad, no? Yan nga po sinasabi ho, ano, ang iba ay sobrang pagod na at ang iba ho naman ay mag-a-abroad na lang daw. Yan po ang tinig ni na Dr. Rose Marie Liquete ng NKTI at Dr. Ron Jean Solante ng San Lazaro Hospital. Kaugnay niyan, nangako naman na naman ang health department na ginagawa nila ito ng paraan. Inaalam na rin nila ang ilang pang mga pangangailangan ng mga ospital at lumapit na rin sila sa PMP at sa Bureau of Fire Protection para humingi ng augmentation ng mga healthcare workers. Dati nakapagbigay na ang Bureau of Fire and Protection at PNP ng additional healthcare workers at na-deploy po natin sa mga vaccination sites, sa ating mga primary care facilities. Ngayon po humihingi tayo ng karagdagan at dito naman po ay i-deploy natin dun sa mga tents natin sa mga ospital para karagdagang workforce sa ating mga ospital. Yan po ang tinig ni Health Undersecretary at spokesperson ng DOH, Dr. Maria Rosario Vergere. Ipinaaresto na ng Senado ang negosyanteng si Michael Young at lima pang opisyal ng formally. Pirmado na ni Senate President Tito Soto ang warrant of arrest para kina Young. Na-cite in contempt si Young na dating presidential adviser dahil sa pang-iisnab sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa overpriced umanong medical supplies na binili ng Department of Health. Dalawang beses anilang pinadalhan ng sabina ang tinitirhan ni Young sa Makati at Taguig pero wala siya doon. Humingi naman siya ng paumanhin at nangakong dadalo sa susunod na pagdinig. Dumalo naman sa hearing online ang chairman ng formally na si Yuang Chu Yen. Giit niya, wala na siyang balita sa amang si Wang Wenli alias Tony Wang na wanted umano sa fraud at embezzlement sa Taiwan. I do not know where my father is. We have been estranged since early 2020. I have not seen him. I'm very concerned about the safety of your father. Don't you think you should be worried? I'm worried, but... It's a warrant of arrest? But he's disappeared. Yan ang tinig ni formerly Chairman Wang Chu Yen. Kinwestiyon naman ni Senator Ping Lacson ang pagsundo pa umano ng C-130 plane sa in-order na PPE ng DBM sa formerly sa China. Pero itinanggi ito ng National Task Force Against COVID-19. We never intend to provide any contractor. Special treatment. Ang ano po ng intention po namin is to get all the available supplies and get it immediately here. Yan ang tinig ni NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Sa ilang pang kaugnay pong balita, lumabas sa hearing ng Senado kahapon na bukod sa formally pharmaceuticals, nanalo din sa bidding ang isang all-Filipino company para sa kontrata sa procurement service ng DBM o Budget Department. Pero kung kumita ang formally, malaki naman daw ang ikinalugi ng Pilipinong kumpanya. Sa presyo pa lamang po ng order ng face mask noong Abril at 2020, 22 hanggang 27 pesos and 72 centavos ang singil ng formally per item habang 13 pesos lamang ang sa kumpanyang EMS Components Assembly. 100 milyong mas ang nakakontrata po sa EMS pero nasa 25% o 25.8 milyon mas lamang ang na-deliver nila dahil nga na-hold ang natitirang 75 milyon mas. Sabi raw kasi ng PSDBM, wala nang mapaglalagyan ng mga supply sa warehouse. Di ba na sinusuba kayo ng gobyerno? Tama po ba yan? Mabigat na yung salita ko. Sinusuba kayo, nanalo kayo, pero napahirapan kayo samantalang yung formally. Hindi mo alam yan, pero maluwag na maluwag, makakuha, maluwag sa pag-import. Walang you've been importing, di ba? Para maka-import kayo, dadaan kayo sa tatlong taon, dadaan kayo sa butas ng karayong. When we communicate with the PSDBM that they do have inventory, and there is a lot of issues on space in the warehouse and they're doing inventory,
We took it at face value because I believe last year there was a lot of procurement happening. The country needed it. Yan po ang tinig ni Senador Richard Gordon at EMS Components Assembly Chairman Ferdinand Ferrer ang masaklap ng mapayagan ng ma-deliver ang natitirang 74 million masks mula sa EMS bigla umanong ibinaba ang presyo ng kada item sa 2 pesos and 3 centavos. Ang dahilan sa kanila ng PSDBM, kailangan nilang sumabay sa mababang presyuhan. Komento tuloy ni Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, bakit ang kumpanyang Pinoy pa ang nalugi? So, lugi kayo. 1350 nyo kayo nagbid, fair and square. Negotiated bid. Tapos, bigla na lang kayo napilitan na, sige, sinulatan kayo. Bibili kayo kami sa inyo. Para ba ang panakibutas lang kayo, kunyari, para lang masabi, nakabili sila ng mababa. Nalugi kami. So, nalugi yung Filipino Corporation na nakipagsa palaran. Abang tiba-tiba. Tiba-tiba, kaya nga. No? Matira ang masiba. Muli ang tinig ni Senador Richard Gordon at Ferdinand Ferrer ang ng EMS Components Assembly. Samantala pa rin, palusot naman ni dating PSDBM Undersecretary Christopher Lau, hinintay nila ang EMS na makapag-deliver noong June ng 2020 pero habang wala pa, umorder muna sila sa ibang kumpanya. Dagdag pa niya, bandang Oktubre ay nag-price freeze na ang health department sa 9 pesos per face mask. Kaya naman bigla rin nilang ibinaba ang presyo ng EMS. We had an agreement or contract with EMS. The arrangement is, the question to him was, how fast can you assemble your factory with all the licenses and deliver? The commitment was by EMS was they can prepare on June. We start procuring from any entity already except from EMS. So, nag-antay kami sa kanila. June 1, nag-deliver sila. Yan po ang tinig ni dating PSDBM Undersecretary Christopher Lau. Dapat umanong i-audit ang Philippine Red Cross dahil tumatanggap ito ng pondo ng gobyerno. Yan ay ayon sa Malacanang. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi public at hindi rin pribado ang PRC. Kaya may limitado anyang jurisdiksyon ng Commission on Audit sa pondong natatanggap ng Red Cross mula sa pamahalaan. Ilan sa maaaring tignan ng COA ang kasunduan ng PRC sa Metro Manila Mayors at sa PhilHealth para sa RT-PCR testing. Iginiit nga ito ng palasyo matapos sasabihin ng Pangulo na ipabubusisi niya sa COA ang Red Cross. Inaakusahan niya kasi ang chairman nitong si Senator Richard Gordon na sinasamantala umano ang pondo ng PRC. Si Gordon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dumidinig sa overpriced medical supplies na binili ng pamahalaang Duterte. COA ay may responsibilidad na magsagawa ng special audits ng NGOs, POs upon request by proper authorities or as determined by the chairman. Yan ang tinig ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa ilang pang importanteng balita, kinasuhan po naman ng isang non-profit organization sina Attorney Harry Roque at ilang pang opisyal ng pamahalaan dahil sa paglabag umano sa health protocol sa ilalim po ng Bayanihan to Heal as One Act. Ayon sa grupong Pinoy Action for Governance and the Environment, marami na raw mahihirap ang inaresto ng mga pulis dahil nga sa hindi makabili at makapagsuot ng face mask at face shield, habang maraming opisyal ng pamahalaan ang lumalabag din sa health protocol pero hindi naman napaparusahan. Kabilang sa kinasuhan ng grupo si Attorney Harry Roque ang tagapagsalita ng Malacanang dahil ilang ulit daw nitong nilabag ang quarantine protocol. Gaya ng mag-swimming siya sa Subic kasama pa ang mga dolphins noong July ng 2020. At ang pagpunta niya sa isang public meeting sa Bantayan, Cebu at nang mag-scuba diving siya sa Boracay nito lamang Pebrero. Ayon po naman kay Roque, welcome sa kanya ang anumang kaso para may saysay naman daw umano ang mga gustong manggulo sa gobyerno. Bukod sa kanya, kasama rin sa kanasuhan sina Tourism Secretary Bernadette Puyat, former PNP Chief Dibold Sinas, San Juan Mayor Francis Zamora at maraming iba pa.
Eh, di mabuti nang makita ko po, napatunayan na wala po kong linabag. Magsampala po kayo ng ibang reklamo dahil madi-dismiss lang yan. Pero we welcome that po para na mamisaysay yung mga gusto manggulo ng gobyerno. Yan po ang tinig ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Welcome back. Oo nga eh, parang ako yung nag-leave, ano? Susunod, higit 2 milyong pisong halaga ng kush na itinago sa shipment ng biscuits at mga laruan, nasabat. Sa labas ng bansa, itinuturing na terorista ng Amerika, iniupo ng Taliban sa bagong Afghan government. Yan at ilang pang pinaka-importanteng balita, abangan sa pagbabalik ng Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Tamang oras sa buong Pilipinas, 7:44. Sa iba pang mga importanteng balita, nanawagan ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa COMELEC na ibasura ang pag-angkin ng paksyon ni Senator Manny Pacquiao sa liderato ng PDP Laban. Sa isang petisyon, iginiit ni Cusi at PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag na lehitimo ang ginawa nilang National Assembly noong Hulyo 17 na naghalal sa Energy Secretary bilang presidente ng partido at sa iba pang opisyal. May bas-bas pa raw ito ng party chairman na si Pangulong Rodrigo Duterte. Paalala rin nila, kung may plano man si Pacquiao na tumakbong Pangulo sa 2022, si Senator Bongo at Pangulong Duterte naman ang opisyal na i-endorso ng kanilang kampo. Sagot naman ni PDP Laban Executive Director Ron Monsayak ng paksyon ni Senator Pacquiao, kinikilala pa rin ang liderato ni Senator Coco Pimentel ng original members at senior leaders ng partido na naging tapat sa kanilang mga mithiin simula pa ng maitatag ito noong 1982. Buo rin daw ang tiwala nila kay Senator Pacquiao. Alas 7:45 na, higit na 2 milyong pisong halaga ng kush o high-grade marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa isang lalaki sa Marikina City matapos nitong tanggapin ang package na padala sa kanya mula sa California, USA. Arestado si Arthur Antonio nang kanyang kunin ang bagahe mula sa isang Alan Gatchalian na direklarang naglalaman ng school supplies, laruan at pagkain. Pero nang busisiin po ng mga tauhan ng PIDEA at ng Bureau of Customs, laman po ng kahon ang nasa 1.8 milyong pisong halaga ng kush. Naharap ngayon si Antonio sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita naman sa rehiyon, halos 4 bilyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga PNP at PIDEA sa magkasunod na operasyon sa Zambales at Bataan. Unang nakumpiska ang sakusakong shabu na tinatayang nasa 500 kilo at nagkakahalaga ng 3.4 billion peso sa Bybus operation sa Candelaria, Quezon. Patay ang 4 na Chinese ng manlaban sa mga operatiba ng PNP at PIDEA, kabilang ang Su Yu na matagal nang tinitiktikan ng PIDEA. Ang mga suspect ang itinuturong nagsusupply ng shabu sa Metro Manila Region 3 maging na sa Calabar Zone. Natimbog naman sa Bataan ang 3 Chinese sa isinagawang hot pursuit operation ng PNP at PIDEA. Nahulihan ang mga suspect ng 80 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 544 million pesos. Hinabol sila ng mga otoridad matapos tumakas ng isagawa ang buy bust sa Zambales. Saan kaya gawa yung mga shabu na yan? Pagkadami-dami. Balita po naman sa labas ng bansa, iniupo ng Taliban bilang opisyal ng bagong Afghan government ang isang itinuturing na terorista ng Estados Unidos. Itinalaga bilang Interior Minister si Sirajuddin Haqqani na anak ng founder ng Haqqani Network na binasagan po bilang isang terrorist organization ng Estados Unidos. Kabilang din si Haqqani sa FBI's Most Wanted dahil nga sa pagkakasangkot niya sa ilang suicide attacks at sa kaugnayan nito sa Al-Qaeda at ang terroristang network na
binuo ni Osama Bin Laden. Uupo naman bilang Pangulo ng Pamahalaan si Mullah Hassan Akhund na kasama ng yumaon ng founder ng Taliban na si Mullah Omar. Magsisilbi naman bilang deputy o kanang kamay ni Akhund si Mullah Abdul Ghani Baradar ang head ng kanilang political office. Hindi pa maliwanag kung ano ang magiging papel ni Taliban Supreme Leader Mullah Haibatullah Askunzada sa bagong gobyerno ng Afghanistan. Samantala pa rin, nagpaputok po naman ng mga warning shots ang ilang Taliban fighters sa gitna ng protesta ng daan-daang reliista sa Kabul. Agad nagpulasa ng mga tao habang hinahabol sila ng mga gunman. Patuloy ang kanilang protesta laban sa pananakop ng Taliban. Wala po namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. At muli abangan sa aming pagbabalik! Sa Sports 5, TNT Tropang Giga itataya ang malinis na winning record sa PBA Philippine Cup kontra San Miguel Beerman. Sa entertainment, kilalanin ang mga kalahok sa Singaling Celebrity Edition sa pagbabalik yan ng Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. At ngayon, sa ating po namang Sports 5, nanalo po ng gold medal ang Filipino-Japanese karateka na si Juna Chukii sa Karate 1 Premier League na ginana po sa Cairo, Egypt. Tinalo sa finals ni Chukii ang hometown bet na si Areg Rashid sa finals para makuha ang gintong medalya. Dahil sa kanyang pagkakapanalo, umakyat na po sa number 7 ang ranking ni Chukii sa World Karate Federation. Samantala, magbabalik aksyon ngayong araw ang PBA Philippine Cup semi-bubble sa Bacolor, Pampangan. Ang bakbakan po ay magsisimula sa pagitan ng Magnolia Hot Shots at NLEX Road Warriors. Ang triple header schedule mamaya pong alas 12:30 ng katanghalian. Itataya po naman ng TNT Tropang Giga ang malinis na 6-0 record kontra San Miguel Beerman alas 3 ng hapon mamaya. Last game naman, mamaya po ay ang laro ng Rain or Shine kontra Barangay Ginebra alas 6 ng gabi. At ngayon, eto na siya! Siya pa rin! Wala nang iba! Oh my goodness! Pa-sexy ng pa-sexy! Ano kanya ang kanyang sikreto sa kanyang pag-jejeta? DJ Chacha! Naku, ito muna ha, bago ang balitang entertainment. Yung pong 4 billion worth ng shabu na nasa bat kanina, nasabi ko yata Candelaria, Quezon. Candelaria Zambales. Candelaria Zambales po iyon. Opo, opo. At ang tanong nga po na marami, ang nangyari? Ha, san 4 billion, ano? Ang laki nun. Oh, 4 billion worth. Oo, oh, saan gawa ito? Made in saan yan? Saan ang kanyang laboratorio? Opo, at paano nakapasok? Yan, bagamat nasa bat, nakapasok. Bakit nakapasok? Anyare? Eto na. Eto na muna sa entertainment. Ipinakilala na ang 12 contenders sa Celebrity Edition ng Singaling. Aabangan sa bagong edition sina Alex Medina, Chris Bernal, MC Sam Bernardo, Madam Inuts, at maging si Fu. Pati na sina Paolo Pangilinan, Jason Gainza, Baby Boobsy, Joseph Bitangkol, Ate Gay, at Hero Angeles. Kada linggo, tatlong contestants ang magtatapat at ang magwawagi ang makakapasok sa semifinal round. Makakapili naman ang Bida Fischeri, ang ultimate champion. Magsisimula po ang Celebrity Edition ng Singaling on September 18. Si ano nando na si Boobsy ba yon? Si Boobsy Wonderland. Huwag ka malito. Si Boobsy Wonderland yon. Oo. Inunahan na kita, baby. At yan ang pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako si Ted Filon. Ako naman, si Zarina Guevara. Mga kapatid, manatili pa rin kayong nakatutok dito po sa Radyo 5. At syempre sa Mega Manila, it's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. Sa Cagayan, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM.
sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City 102.3 FM. Tacloban, Leyte at Samar Provinces 104.7 Caboses Radio News FM. 99.9 Caboses Radio News FM sa Ormoc City. At tayo po'y napapanood na live sa 1PH sa Signal TV, Facebook Live ng Radyo 5 at sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. At muli po sa pangalan pa rin ng lahat na mubuo ng Radyo 5 Network News. Maraming salamat po at magandang umaga, mga good morning, kapatid!